So, magandang hapon. Medyo makulimlim ngayon. Nandito tayo sa farm. As you can see, ilang araw na rin na medyo maambun-ambun, maulan-ulan. Pero, maalinsangan yung panahon. So, kahit na makulimlim at medyo umuulan-ulan, medyo mainit pa rin. Pawis-pawis pa rin. Pero, ang kagandahan nun, maraming kabuti. Maraming mushrooms na naha-harvest sa paligid. So, nakakapag-harvest ako ng mushrooms at inuulam natin yun. Minsan, gagawa ko ng video para sa inyo ng mga mushrooms na nakukuha natin dito sa paligid ng farm. So, tasting Thursdays, pero Friday na. Friday na ngayon. Tasting Thursday video. Nag-video ako kagabi. Ito yung mga sauces na binideo ko kagabi. Makikita nyo, medyo may mga bawas-bawas na sila. Nabuksan ko na. Kaya lang, nagka-problema. For some reason, yung video ko kagabi, na-corrupt. Ayoko naman kayong i-disappoint kasi last week hindi na ako nag-video. Tapos wala pa akong i-upload ngayon. So, I decided I am going to reshoot the video only for you. Tasting Thursdays on a Friday. Di ba? Okay din yun. So, ang theme natin ngayong araw ay mga hot sauces na formerly world hottest chilies. So, meron tayong Trinidad Scorpion galing kay Loudmouth. Meron tayong Red Savina galing kay Don Romano. At meron din tayong Ghost Pepper galing din kay Loudmouth. Meron pa akong isang ni-review kagabi na special request nung maker, Boot Jolokia. So, i-upload ko rin yun. Pero, special request kasi nung maker nung sauce na separate yung review niya. So, yun, pwede kong i-upload kasi hindi siya, hiwalay na video siya bago na-corrupt tong mga to. Yung file. Pagsabayin ko sila. So, dalawang upload tayo ngayong araw. Okay? Right. So, guys. Nung tinikman ko tong mga to kagabi, habang video-video ko sila, napakasarap nila. They really came out tasting amazing. And for your sakes, para sa sake ng mga potential customers nitong mga hot sauce makers na to, gusto ko ring i-review again and pair it with food items which I think bagay sa mga sauces na to. So, kanina, this is after lunch now, mag-aalas dos na ng hapon. During lunch, nag-request ako. Sabi ko, gusto ko ng lumpia. Lumpia because lumpia will go really well with these sauces. Siyempre, nagdala ko ng disposable spoon. Kasi gusto ko rin ipakita sa inyo isa-isa yung lasa nila na without food pairing. So, that being said, simulan natin. Ghost pepper sauce, sriracha style. Actually, simulan natin dito. Trinidad Scorpion sauce with mango na gawa ni Loudmouth. Okay? Ililink ko lahat nung mga details ng mga sauce makers sa description. So, etong sauce na to, napansin ko kahapon when I tasted it, nakalagay sa label, Trinidad Scorpion with mango. However, yung ginawa ni Loudmouth, si Mark Caesar ang mayari ng Loudmouth, nasa Zambales siya. So, gawang Zambales to. Yung ginawa niya, mas nilagay niya sa harap yung lasa nung sili. So marami kasing mga fruit-based sauces, yung with mango sauces, pineapple sauces. Ang unang malalasahan mo tsaka maaamoy mo, yung prutas. Siya, ang ginawa niya, yung unang malalasahan mo, yung sili. And I like that style kasi konti lang yung gumawa nun eh. So far, yung mga natikman kong fruit sauces, talagang fruit sauces sila. Malalasahan mo talaga yung fruit. Eto, it's the other way around.
Ang unang flavor na tatama sa iyo is the chili, Trinidad Scorpion, and then may hint lang nung fruit na nilagay niya. So this is made, ito yung label niya, kumpleto yung label niya. Meron siyang contact information, medyo hindi lang clear siguro dahil sa kakaano ko, medyo hindi na malinaw yung pagkaano. Pero mamaya ilalagay ko sa description to. Tapos nakalagay, keep refrigerated after opened, which is really appreciated. Kasi hot sauces like this, especially if sauce makers don't ferment their chilies before, pagka-harvest ng chili or fresh chilies, lulutuin na nila kagad. May tendency na nag-preferment pa siya inside the bottle, even after you cook it. So, refrigeration will help slow down that fermentation. Wala namang masama kung nagpe-ferment siya inside the bottle, pero yung pressure kasi when a chili is fermenting or any kind of fruit is fermenting inside the bottle, namumuo yung pressure. Ang danger nun is pwedeng mag-crack yung bottle, number one, mabasag yung bottle, puputok yung bottle pagka matagal, or number two, pag binuksan mo siya, sisirit siya, and it's potentially hazardous kasi pagka nakaturo siya sa mukha mo, sisirit siya sa mukha mo. Imagine hot sauce on your face, on your eyes. That's going to be painful. So, yung nilagay niya dito, keep refrigerated after using, is amazing. Tapos may ingredients na kalagay dito, made from special blend of Trinidad Moruga Scorpions, Zambales Mangoes, really good mangoes by the way, herbs and spices. So, meron din siyang tatlong chilies na kalagay doon. I want to clarify with Mark kung yung tatlong chilies is 3 out of 5 or 3 out of 3 in terms of the heat scale. Pero yun yung level niya. So loudmouth, hot sauce and peppers. Here we go. Isang straight up tasting, tapos isa i-pair natin with lumpia, okay? Like I said, nandun yung lasa ng mangga. Nandun yung sweetness ng Zambales mango. You can feel it after the taste of the Trinidad Scorpion. Now, you can feel the distinct flavor of the Trinidad Scorpion. Meron siyang parang vegetable flavor yung Trinidad Scorpion. Parang kang kumakain ng green na gulay. Green leafy vegetable. Ganun yung lasa niya sa tongue. Right? Yun yung una. Tapos nandun yung vinegar. And I know that ang gamit ni Mark na vinegar dito is sukang sasa. Kasi nagkwentuhan kami, after he sent me this, nagkwentuhan kami, tinanong ko yung mga ingredients. And he uses sukang sasa, which is Nipa Pond vinegar. Masarap siya. One of my favorite vinegars, kasi it has high acidity, very mild yung flavor niya. Hindi siya kayang-kaya niyang mag-absorb ng flavor ng ibang ingredients, which in this case nakuha niya nga. Hindi niya ina-overpower yung sili, hindi niya na-overpower yung mango. Balanced yung flavor. So, gumpia. Now, kailangan mo siyang i-shake ng i-shake kasi thick yung sauce. So, para mag-flow siya. There you go. Tastes really good. Tama yung acidity niya, tama yung sweetness niya, balance siya para sa lumpia, para sa fried food. Kasi lumpia, alam nyo na, prinito sa oil, medyo greasy. Nakakat niya yung greasiness eh. Magkakaroon ng freshness. Let's move on to sauce number 2. This sauce, Don Romano,
is produced by a very good friend, si Bokbok Pilay, all the way from Davao, from Turil, Davao City. And yung sauce niya, ito, I tasted this last night. In order ko to, binili ko siya sa Shopee kasi I wanted to taste yung mga creations din ni Bokbok. Lagi kaming nagko-collaborate ni Bokbok every time I need fresh chilies or every time I need advice with growing chilies, with farming chilies. Lagi ko siyang tinatanong, lagi ko siyang nilalapitan. He makes hot sauces also. And this was the first time that I've tasted this creation. So this is Don Romano's Angry Hot Sauce. Now, yung Angry Hot Sauce niya, may heat level siya, may scale siya dyan. So green yung pinaka safe, red yung pinaka maanghang. Nandun siya sa orange before red, pero nasa may bandang yellow. So hindi siya sobrang intense. And understandably, because he made this not using Carolina Reaper, but ingredients locally sourced, either one or combination of Marusot or Red Savina peppers, right? So Marusot and Red Savina peppers, right now, nasa medyo bababa na siya ng Scoville rating eh. Marusot or Boot Jolokia or Ghost Pepper used to be recorded as the hottest pepper in the world. Nasa 1 million Scovilles pa rin siya. So maanghang pa rin. Whereas Red Savina peppers, way back, siguro 2007 to 2012, yun yung time na yung Red Savina yung hari ng hottest peppers in the world. So Red Savina registers up to 500,000 Scoville units. So a combination of Marusot, Boot Jolokia pepper, and Red Savina can also be really, really hot, right? Not as hot now kasi marami na ngayon eh. May Trinidad Scorpion na, may Seven Pots na, excuse me, may Carolina Reapers na. So, hindi na siya nandun sa pula. So, this is relatively mild now for our standards. So, yung packaging niya, very nice. Nandun yung Mount Apo in the middle. Tapos merong fire, may flames to signify that it's very hot. Tapos may dalawang chilies doon. Ito yung logo ng Don Romano's. Tapos meron siyang magandang story. Eh. So Don Romano's original angry sauce are made from super hot peppers grown from the fertile lands of Mindanao. Louisiana-style hot sauce that gives an instant kick of heat and tartness balanced with a light blend of garlic and spices that resonate with the Pinoy palate. A versatile hot sauce perfect for those grilled or fried food, soups, and even salads. The only sauce that's worth every drop. Meron din siyang nutrition facts and meron siyang barcode. I think this is for stock purposes. And I think Don Romano's is DTI registered. That's why meron silang nutrition facts dito. I'm not sure. I have to ask my friend Bokbok. Pero I tasted this yesterday. And I have to say, this is very addicting. Medyo hindi thick yung consistency ng sauce niya. But it, again, reminiscent of Louisiana-style hot sauces. So Louisiana produces Tabasco, yung McIlhenny Company sa Louisiana. Sila yung nagpauso ng Tabasco sauces. Sila yung nagbigay ng Tabasco sauce sa mundo. They ferment their chili, so meron silang chili farm. Protected yung Tabasco na peppers, protected under their copyrights or under their kung ano man yun, equivalent ng copyright sa agriculture, di ba? Protected nila yung trademark na Tabasco. Yung kulay ng chilies when they harvest, meron talaga silang scale. When they're harvesting chilies, meron silang color scale, tinatabi nila sa pepper pod na ganun before they pick the chilies. Handpicked, everything's handpicked. Their farms used to be in Louisiana lang, pero lumaki nang lumaki yung operations nila. Nagkaroon na sila ng farm sa South America, sa Latin America. Nagkaroon na rin sila ng farm sa Africa. Tapos, hina-harvest nila using the same standards
around South Africa and Louisiana and in Africa, they use the same standards, tapos they create a pepper mash. They ferment those Tabasco peppers for 2 years. Okay, so yung mga na-harvest sa South America tsaka sa Africa na chilies, pine-ferment na nila yon, tapos siniship nila lahat sa Louisiana as pepper mash na, as fermented peppers na. Tapos ini-age nila for 2 years sa fermentation tanks before they produce Tabasco. And this is made using that technique, and it must be really good. It must be really fermented peppers in very high acidity, always very good. So here we go, Don Romanos. Alam mo kagabi, no, before na corrupt tong file na yung video file, tinikman ko to nung yung original video. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero parang ang saya nung feeling ko nung tinikman ko siya, kasi yung amoy niya. Now, my friend Bokbok comes from a family of doctors, right? So yung amoy niya, amoy malinis. Alam mo yung doctor's office na napakalinis, parang laboratory na napakalinis. Ganun yung amoy nung sauce niya. Parang, you know, ang linis-linis nung ang malinis na malinis yung amoy. Then when I tasted it, kung ano yung cleanliness na naamoy mo, ganun din natatranslate siya sa flavor nung sauce. Very crisp, very clean, just the right amount of acidity, just the right amount of spice, and the just perfect flavor. Perfect flavor. Sabi dito, it's made using either or cane or coconut vinegar dito sa ingredients nila. It has garlic, it has ginger, sugar, salt, and spices. So yung combination ng sukang yung coconut vinegar tsaka nung cane vinegar, I don't know kung anong percentage yung combination nila, but it comes out really nice and clean. Coconut vinegar also, yung flavor niya depends on, you know, where you make the tuba from, di ba? If you make it from Mindanao, if you make it from Batangas or Quezon Province, magkaiba yung lasa. In Visayas, iba din yung lasa ng tuba nila. Also, when you extract the tuba from coconut that's growing near the shore or sa bundok, magkakaiba din yung flavors niya. Magkaiba. I don't know where Bokbok gets his sukang tuba, but that's really good. That's really good. I can kung siguro ano lang to, alcoholic drink lang to, ininom ko na to ng ininom. It's really good. So let's try it with, kasi sabi dito, it's perfect for grilled and fried food. So let's try it with fried food, which in our case is lumpia. Yeah, no, runny siya. Yung consistency niya, runny siya. Pero not too runny, na ano, medyo may lapot pa rin siya. I think that's enough. Wow. Bagay. Fried food. Acidic sauce, spicy sauce, acidic sauce on fried food, always, always a perfect combination. Always. Never miss, never fail. You know what? Meron akong tinabi dito eh. Magugulat kayo. Tapa. Tapang kalabaw. This tapa is marinated. Using sukang tuba din. Yum. Subukan din natin 'to. Ginamit ko sa pag-marinate ng tapa. Sukang tuba din kasi mahilig ako sa sukang tuba. Sukang sasa. Mahilig ako sa suka in general. Ayoko lang yung commercial na datu puti na maraming masarap na suka.
if you go to different provinces, they create amazing vinegars, and it really speaks volumes pagdating sa flavor ng hot sauces nyo. So if you can, sauce makers, if you can source vinegars that's locally grown, instead of using commercial vinegars, please do so, kasi it changes. It's a world of difference when you're putting it on your hot sauces. You create your oh. May malaking insekto dumapo sa akin, kala ko kagatin ako. As I was saying, you create your identity just by using the vinegar alone. Just by using the vinegar. Kasi everybody uses the same peppers. Carolina Reaper, TMS, Ghost Pepper. Everybody uses the same pepper. And the peppers have the same flavors. Diba? But you add your vinegar, you create that style, and you create your own identity pagdating sa sauce. Ito sukang sasa, kilala mo kaagad. Pagtikim mo, I think even without the label, pag natikmang ko to ulit, next time in the future, alam kong si Loudmouth ang gumawa. Ito, pag tinikmang ko, without the label, for sure, 100%, sasabihin ko gawa ni Bokbok because of that flavor. Right? So that you create your identity using that. Anyway, ito yung kay Loudmouth. Kaya hindi ako nakapag-upload last week. Kasi busy ako sa farm, number one. Number two, nagsisimula akong pagtayo ng sarili kong restaurant. Tapos last week, meron akong hotel na may VIP guests sila, may mga artista na pumunta, may mga mayors, mga politicians na pumunta, and they asked me to prepare food for them. So Thursday last week, they asked me to prepare food for Friday, Saturday, and Sunday. Ako yung nag-cater sa kanila. Thursday last week, I was doing my supply runs, kung saan-saan ako napunta, kung kani-kaninong farm pinuntahan ko, kasi naghahanap ako ng mga materials at saka ingredients. May isang area dito, malapit na sa border ng Cagayan. Nagka-landslide. So, 3 oras akong na-stuck sa landslide para lang kumuha ng dahon, dahon ng luya. Believe it or not. I use every part of the plant. So, yung dahon ng luya, ginagamit ko yun pang wrap sa mga food. I'll share pictures of my food para maintindihan nyo kung para saan ko ginagamit. Kasi I believe in locally grown, farm to table, seasonal ingredients. Anyway, na-stuck ako sa landslide. Tapos, inatake ako ng migraine. Pagdating ko ng bahay, mag-aalas 8 na ng gabi, pagod na pagod ako. So I decided, sabi ko, may mga nagtanong sa akin, Lods, mag-upload ka ba? Sabi ko, I'm really sorry guys. I don't think I can upload. So lahat ng to, actually, lahat ng sauces na to, this was supposed to be last week's upload. Kagabi, binidyohan ko sila, nag-tasting ako kagabi, na-corrupt naman yung file. Sabi ko, kung ang buhay nga naman, ano. Pero because of you guys, I really want to put out a content, kahit na late na yung tasting Thursdays natin, I really want to put out a content. Because I know some guys are waiting for pepper sauce reviews. So I want to make sure that everybody's happy. All of you are happy. When you're happy, I'm happy. Okay? So, yun yung kwento kung bakit hindi ako nakapag-upload last week. Pero moving on, next week, Thursday tayo ulit mag-upload. Ang mga i-upload ko next Thursdays, magugulat kayo dahil exciting siya. Exciting yung mga nakahilera na. So may mga Carolina Reaper sauces tayo na side by side. May mga sauce makers din nagpadala sa atin ng sauces nila to for independent reviews with certain food items. Pinaghahandaan ko yun. So merong mga sauce makers na binigyan ako ng sauce, sabi nila i-review mo to with street food. So kailangan kong pumunta sa mga yung mga street foodan, 'di ba? Kailangan mga kwek-kwekan, mga fishbowlan. Ano pa ba? Empanadahan dito sa Ilocos, masarap ang empanada. So I have to go and do a proper food crawl using their sauces. At the same time, ma-introduce na rin dun sa mga vendors yung sauces nila. Why not, 'di ba?
Let's move on to the next sauce. So, again, loudmouth sauce gawa ni Mark Caesar. Ito naman, made out of, laki ng chunk ko ah. Huh. Made out of ghost peppers. This is sriracha style. So, see? Louisiana style, para siyang Tabasco, sriracha style, Thai, hot sauce. And I think this will also be very, very good para sa fried food. So, sriracha style. Ingredients nito, made from special blend of local ghost peppers, herbs, and spices. So, I'm pretty sure this was also cooked fresh with vinegar, with maybe some sugars. Same packaging as this one. Ang pinagkaiba niya lang yung description, tsaka yung ingredients, pero yung heat level pareho lang din, tatlong sili. So, hindi ko sure kung tatlong sili out of 5 or tatlong sili out of 3 being intense. May nakalagay din, use with caution. Yung contact numbers dito, may dalawang contact details dito, isang 0912 tsaka isang 0927. Hindi ko alam kung kung anong networks yon, pero ilalagay ko na lang sa description. Kayo nang bahala mag-contact kay Mark. I tell you, masarap yung sauces niya. So, eto muna. Ayan, mukha talaga siyang sriracha. Yung kulay niya, napaka-bright. It's super bright red. Ayan o, ganun yung kulay ng sriracha eh, yung bright na bright. Tapos, yung consistency niya, yung flow niya, para din sriracha. Ayan, medyo malapot siya. Pero free-flowing. Ayan. Oh, ayan. You can see. So, let's taste it. Oh. Yung amoy niya, malinis din sa, ano eh, sa nose yung amoy niya. You can almost, para siyang amoy ng, alam mo yung pag nasa farm ka. Tapos bagong harvest yung palay, tapos natapos na nilang gapasan yung mga tuyong ano, yung mga tuyong dayami ng palay. Tapos sinunog yung usok nun. Ganun yung naaalala ko sa amoy nito. Parang masarap na amoy, na yung amoy ng fresh na bagong harvest. Wow. Masarap siya. Between the two, eto medyo nauuna yung lasa ng sili, then yung acidity, then yung mangga, yung sweetness ng mangga. Eto nauuna yung acidity. So parang nauuna yung taste ng vinegar sa tang mo. Tapos nandoon na yung build up. Ghost pepper, you have to remember, ghost pepper builds up very slowly. Unti-unti, ayan na, nafi-feel ko na siya sa tang ko. So unti-unting nagbi-build up yung heat ng ghost pepper. Masarap siya. Ito yung mga sauces na sa simula marami kang kakainin, pero as you go on, it builds up and gaganahan ka lalo. Let's try it with a lumpia and I think it will really go well. Okay, sa tatlong sauces na trinay ko, ito yung pinaka mabilis mag-flow, pinaka free-flowing. Ito medyo thick. Ito, ayan o, ano siya, hindi siya kasing thick. Ito, kung titingnan mo, parang thick siya, pero mas mabilis siyang mag-flow. Mas mabilis siyang mag-flow sa bottle. There it is. Mmm.
So, masarap. Nakakat niya yung greasiness ng lumpia. Like I said, deep fried lumpia, hot sauce na acidic, hot sauce na maanghang, nababalance niya yung greasiness ng lumpia. At the same time, doon naman sa tapang kalabaw, medyo gamey ang lasa ng kalabaw, 'di ba? So, it's a work animal, laging nasa field, laging nasa lubluban, na-acquire niya yung taste ng environment niya. May gamey na siya. Bagay siya doon sa ano, bagay yung sauce niya kasi hindi mo na nalalasahan yung lasang kalabaw eh. Pagka nilagyan mo nitong sauce na itong ghost pepper sriracha style sauce ni Loudmouth ni Mark. Very good. Yung tatlong sauces na ang lalaki ng insekto. Yun ang may gagamba sa table. Nasa farm tayo, wala tayong magawa. Ganun talaga, we have to make friends with the animals. So, yung tatlong sauces na finiture natin ngayon, I have to say, lahat sila panalo. Lahat sila panalo sa pandasa. Gagamitin ko sila for sure. Sa lahat ng ano, everyday sauce ko na yan. At if you want, so if you're watching Bok, if you're watching Mark, kung gusto nyo, pwede ko siyang gawa ng independent review with other food items. Tell me which food items na gusto nyong i-pair ko. And I'll do it for you. All the other sauce makers also, may tulad nung isang request sa akin na pinadalhan nila ako ng hot sauce, tapos sabi nila pwede bang i-ano mo to sa mga street food, i-pair mo sa mga street food. I would happily do it for you guys. Kasi kayo ang sauce makers and kayo ang nakakaalam kung ano yung bagay sa mga sauces nyo. You recommend it to people, you recommend it to your buyers, and makikita nila eh. And I hope through this review na mapapanood nila to, itatry din nila and maintindihan nila kung ano talaga yung sinasabi ko, na kung saan, anong elements yung nagwo-work sa mga sauces. So there's that. Thank you so much once again. Pasensya na kasi dapat kagabi ko in-upload yung video. Anyway, we move on. For you, I reshoot the video, no problem. You're my bosses, 'di ba? Kayo yung mga kailangang masaya sa ginagawa ko. So, keep following the channel. If you have sauces for me to review, pag-usapan natin, send them over, tell me what you want me to do with them, and I would happily share my thoughts and my opinions with you on this channel. Thank you so much. Marami pa akong gagawin sa farm. Kailangan ko na magtrabaho, medyo uulan. So kailangan kong itabi yung mga maliliit pang halaman kasi mababasa sila ng ulan at masusok, magro-root rot. So kailangan kong magtabi. Pero Mark from Loudmouth, Bokbok from Don Romanos, thank you so much. Your sauces are amazing. I loved tasting them. I enjoyed tasting them and I loved pairing them with food. More power to you guys. More power to the hot sauce makers. More power to the chili industry in the Philippines. I hope and I pray that one day we bring all these sauces and introduce them to the world, because Filipino hot sauce makers have amazing sauces. I tell ya. If you're overseas, if you haven't tried any of these Filipino sauces, these makers will have their contact information on the description below. Give them a try. Help the sauce makers in the country. We are all in this together. Stay safe. Keep the naadat lifestyle. All right? This is your Chingado man,
Chingado Master. I love you all.